Kumusta mga kasaliksik? Well, marami naman talagang mga bagay ang natatagpuan sa ating mundo. Pero pag-usapan naman natin ang mga kakaibang bagay na natagpuan sa bansang Borneo. Kaya mula sa pinakamataas na puno sa gubat, na hindi akalain ng mga tao na pwede palang mangyari, hanggang sa pinakamatandang painting sa mundo, na gumalantang sa publiko ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang mga bagay na sa Borneo mo lamang makikita. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, pinakamataas na puno sa gubat. Noong 2016, isang kapanya-panibik na balita ang lumabas tungkol sa isang natuklasan sa Sabah, Malaysia, sa isla ng Borneo. Para sa mga mahilig sa puno, ito ay tiyak na isa sa mga pinakamasayang balita ng taon. Isang dilaw na puno ng Meranti na may taas na humigit kumulang 294 na talampakan ang natagpuan at tinanghal na pinakamataas na tropical na puno sa buong mundo. Ito ay isang natatanging sandali para sa mga tagapagtangkilik ng kalikasan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang record na ito. Sa isang komprehensya sa Borneo, inihayag ni Gregory Asner mula sa Carnegie Institution for Science ng Stanford University na natuklasan niya ang higit pa at hindi lang isa kundi 5 pupang mas matataas na tropical na puno. Ang pinakamataas sa mga ito ay may taas na 309 talampakan. Ang natatanging punong ito ay may canopy na umaabot ng 132 talampakan na diameter. Natagpuan nito sa Denham Valley ng Sabah at ayon kay Asner na personal na nasaksihan ng puno mula sa isang aerial expedition, ang karanasan ito ay napakalalim at makabuluhan na talaga namang kahanga-hanga ang laki ng puno na ito. Number 9, ang lumilipad na palaka. Natuklasan sa taas na higit sa 1,000 metro sa ibabaw ng dagat sa loob ng Kanung Mulu National Park sa Sarawak sa puso ng Borneo, ang kakaibang uri ng palaka na kilala bilang Mulu Flying Frog, ang palaka na ito ay hindi pangkaraniwan dahil bukod sa karaniwang ginagawa ng mga palaka, meron din itong kakayahang lumipad. Ang tirahan ng mga Mulu Flying Frog ay limitado sa Tapan Valley kung saan naninirahan sila malapit sa maliliit na sapa. Karaniwang tinatawag ang mga ito bilang mga lumilipad na palaka. Medyo maliit lamang ang mga ito at ang mga lalaki ay may sukat na 3.5 cm ang haba. Ang kahanga-hangang katangian ng maliit na amphibia na ito ay ang kakayanan nitong magbago ng kulay mula sa simpleng kayumanggi sa araw patungo sa matingkad na berde sa gabi. Ang pagbabago ng kulay ay hindi lamang limitado sa balat nito, kundi pati na rin sa mga mata na nagdaragdag ng higit pang kakaibang katangian dito. Ang Mulu Flying Frog ay kabilang sa grupo ng mga amphibian na may mahusay na kakayahan sa pagdula sa hangin dahil sa kanilang malalaking web na paa at aerodynamic na mga balat sa kanilang mga paa. Ang Borneo ay tahanan ng hindi bababa sa 3 iba pang species ng mga flying frogs na nagdaragdag ng kulay at kakaibang kagandahan sa kalikasan ng lugar na ito. Number 8, Chance Megastick. Ang Chance Megastick ay isang napakalaking uri ng stick insect na matatagpuan sa mga kagubatan ng Borneo. Natuklasan ito noong 2008 lamang. Dahil sa kakaibang laki nito, mas maraming nagkaroon ng interes sa partikular na stick insect na ito kumpara sa iba pang mga bagong natuklasan. Ang Chance Megastick ay isa sa pinakamahabang insekto sa buong mundo. Ang mga babaeng Chance Megastick ay maaaring umabot ng hanggang 12.6 na pulgada ang haba kasama ang kanilang mahahabang paa. Ang mga lalaki, bagaman malalaki rin, ay karaniwang mas maikli kumpara sa mga babae ng species na ito. Katulad ng ibang stick insects, ang Chance Megastick ay mukhang isang sanga o patpat. Ito ang dahilan kung bakit napakahusay nitong mag-camouflage sa mga dahon ng kagubatan. Ang camouflage nito ay mabisang depensa laban sa mga mandaragit dahil nananatili itong hindi napapansin habang kumakain ng mga dahon at halaman. Talagang tuso at kamanghamanghang nilalang. Yun lang ang masasabi ko. Number 7, panibagong species ng slug. Ayon sa mga scientifico, sa napakaraming uri ng invertebrate species, mas bihirang mga slug kaysa sa iba. Mas hindi pangkaraniwan ang makadiskubre ng bagong species ng slug
taliwas sa maaaring naisip mo. Sa mataas na bahagi ng Borneo, partikular na sa Sabah, ilang bihirang species ang nakita nga nila. Kabilang na ang isang bagong tuklas na hindi ko mabigkas. Ang mga ito ay naninirahan sa makukulay na kagubatan sa tuktok ng bundok na umaabot sa taas na 1,900 metro. Isa sa mga kakaibang slug na natuklasan ay may katawan na 4 na sentimetro ang haba at may buntot na 3 beses ang haba ng ulo nito. Ang buntot nito ay may ikot sa katawan habang nagpapahinga. Ang slug na ito ay may kakaibang pag-uugali tuwing nanliligaw. Gumagamit kasi ito ng tinatawag nilang love darts na gawa sa calcium carbonate. Ang mga harpoon-like na istruktura na ito ay nag-i-inject ng hormone sa potensyal na kapares nila na nagpapataas ng tsansa na magkaroon sila ng tagumpay na pakikipagtalik. Kahit na medyo malagkit, nakakatuwang pagmasdan ng mga kakaibang katangian ng mga slug na ito. Number 6, ang lahi ng Lord Myrma. Sa puso ng Borneo Conservation Plan, maraming bagong invertebrate species ang natuklasan na nagdaragdag sa biodiversity ng rehiyon. Kasama sa mga bagong natuklasan nito ay ang netwing beetles, isang bente quarterbug, isang wasap, isang langgam at mga langaw. Pero ang isa sa mga pinakakapanapanabik na tuklas ay ang reddish brown na langgam na tinatawag na Lordomyrma reticulate. Natagpo nito sa mga nagkalat na dahon sa mababang kagubatan ng Saba. Ang kahalagahan ng pagkakatuklas nito ay dahil sa pinalawak nito ang kilalang saklaw ng genus na ito upang isama ang timagsilangang Asya na nagpapakita ng pagkaugnay-ugnay ng mga ekosistem sa buong rehiyon at nagdaragdag ng bagong impormasyon tungkol sa mga ito na dati ay hindi nalalaman ng mga eksperto. Number 5, Boteke na walang tenga. Ang mga monitor lizards ay malalaking mga reptiles na matatagpuan sa iba't ibang uri ng habitat sa Africa, Asia at Oceania. Ang pinakatanyag sa mga ito ay ang Komodo dragon na kilala rin bilang isa sa mga pinakamalaki na hayop. Sa katunayan, ang Komodo dragon ay maaaring tumimbang na higit sa 150 kilo at kumakain ng 80% ng kanilang timbang sa isang kainan lamang. Ngunit may iba pang species ng mga monitor lizards at isa na nga rito ay ang Borneo Earless Monitor na matatagpuan sa kagubatan ng Borneo. Ang mga Borneo Earless Monitor ay kakaibang mga nilalang. Ang kanilang pinakahuling karaniwang ninuno kasama ng iba pang reptalia ay nagmula pa sa Cretaceous Period, mga 145 hanggang 66 na milyong taon ng nakararaan. Oo, direkta silang apo ng mga dinosaur at talaga namang kahanga-hanga sila. Wala silang butas sa tenga ngunit nakakarinig sila at may mahabang katawan, kayumangging balat na parang armor at kakaibang asul na mga mata. Ang mga monitor na ito ay semi-aquatic at mahilig manirahan malapit sa tubig tulad ng mga ilog at latian. Number 4, ang misteryosong hybrid monkey. Noong 2017, unang nakita ang tinatawag na mystery monkey bilang isang sanggol. Pero pagdating ng 2022, isang unggoy na maaring siya rin ang nakita. Katulad noong 2017, na ngayon ay malaki na. Kaya naman patuloy na nagulo ang isipan ng mga scientist at mga eksperto sa di karaniwang nilalang na ito. Ang unggoy na ito ay tinatawag na hybrid mystery monkey at nakita sa kagubatan ng Borneo. Sa dami ng mga species na dati hindi napapansin at kamakailan lamang natuklasan, maaaring may daandang ganitong uri ng unggoy sa paligid na hindi pa napapansin ng sinuman. May mga larawan ng kakaibang unggoy na ito na masusing pinag-aaralan ng mga scientist upang alamin kung anong uri ng hybrid na nilalang ito. Ang kanilang unang hinala ay ang unggoy na ito ay isang crossbreed sa pagitan ng proboscis monkey at silvery lingon. Ang dalawang species na ito ay naninirahan sa parehong kagubatan, ngunit malayo ang kanilang relasyon at may mga katangiang lubhang magkaiba sa isa't isa. Kakaiba ito dahil bihira lamang mag-interbreed ang mga unggoy, lalo na nang may tagumpay. Kaya sino nga ba ang makapagsasabi? Number 3, mga bagong populasyon ng baycat. Noong 2016, limitado lamang ang kaalaman ng mga siyentipiko tungkol sa baycat, isa sa mga 5 species ng mga wildcat
nakatutubo sa Borneo. Ang pagiging mailap nito ay naging hamon para sa mga mananaliksik na makakalap ng kahit na mga pangunahing impormasyon tungkol sa pag-uugali at distribusyon ng mga pusa na ito. Ngunit isang malaking tagumpay ang nangyari nang makuha ng mga mananaliksik mula sa Borneo Nature Foundation ang footage ng baycat gamit ang camera trap sa isang kagubatan kung saan dati inakala na wala ito. Sa pakikipagtulungan ng mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo, nagsagawa ang Borneo Nature Foundation ng Wildlife Service sa Runggan Landscape ng Central Kalimantan. Sa mga survey na ito, 52 camera traps ang maingat na inalagay upang pag-aralan ang buhay ng mga naninirahan doon. Sa kabila ng mga naunang ulat, nakuna ng mga camera traps ang video footage ng isang lalaking baycat na nagpapatunay ng presensya ng species na ito sa kagubatan. Ang pagkakatuklas na ito ay partikular na mahalaga dahil nangyari ito halos 50 milya sa timog silangan ng kilalang distribusyon nito noon. Ipinapakita lamang nito na patuloy tayong natututo at na ang mga bagay ay laging nagbabago sa ating paligid. Number 2, ang mga bagong lahi ng slow lorries. Noong 2012, natuklasan ng mga scientists sa Borneo ang isang bagong species ng slow lorries. Bagaman bihirang makita, ang slow lorries ay isa sa mga pinakamaiilap na primate sa buong mundo. Bukod sa kanilang kabagalan, kilala rin ang mga ito dahil sa kanilang kamandag na kagat. Ang kagat ng slow lorries ay lubhang nakakamatay at wala pang kilalang lunas dito. Isang kakaibang katangian para sa isang primate. At patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung bakit nagkaroon ng kamandag ang kagat ng mga lorries. Bukod sa kanilang malataong kamay na maaaring medyo nakakakilabot, ang pangalan nilang lorries ay mula sa salitang Dutch na nangangahulugang cloud. Dagdag pa rito, meron silang dagdag na vertebrae na nagpapagalaw sa kanila na parang ahas kaysa isang primate. Kaya naman kung sa tingin mo ay cute ang lorries kahit na mukha silang clown na may mga daliring para sa tao at gumagalaw na parang ahas, mag-ingat ka. Tandaan mo na meron silang nakamamatay at walang lunas na kagat ng mga kamandag. Number 1, pinakamatandang painting sa mundo. Ang kuweba na ito sa Borneo ay ang lokasyon ng pinakamatandang kilalang makasining na paglalarawan sa buong mundo o figurative painting. Mahigit 4,000 taon na ang tanda nito at binago nito ang ating pag-unawa sa mga representasyon ng tao. Bago natuklasan ang sining na ito, ang pinakamatandang kilalang mga figurative painting na gawa ng tao ay mula sa Germany kung saan natagpuan ang mga inukit na ivory figurines na naglalaman ng mga tao, ibon at kabayo. Ang mga ito ay pinaniniwala ang higit sa 4,000 taon na ang tanda. Ngunit ang bagong tuklas na sining sa kuweba ay mas matanda pa kaysa sa mga iyon. Marami pang mas matandang mga imahe. Karamihan ay may mga cruz-cruz na linya at abstract na mga pattern na ginawa ng mga sinaunang tao. Ngunit ang kakaibang mga paintings na ito ng mga bahagi ng katawan ng tao ay isang natatanging pagkatukla sa kasaysayan ng sining. Ang kahalagahan ng diskubring ito ay nagpapakita na ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo, libo-libong milyang layo sa isa't isa, ay sabay-sabay na nagkaroon ng pag-unlad sa malikhain nilang kakayanan. Ito ay tunay na kahanga-hanga at nagpapakita ng kahusayan ng ating mga ninuno sa larangan ng sining.